purpose po o ang kabuluhan na ginagawa natin ito ay upang kilalanin ang kontribusyon ng lahat ng ating mga partners na tumutulong para tigilan o pigilin ang violence against women. Gusto po natin ipahayag sa ating mga kababayan na hindi po tama ang violence against women, kaya babawal po yan sa batas. At ito po yung nakakasira ng tahanan, nakakasira ng pamayanan, at hindi po katanggap-tanggap sa isang sosyedad na kagaya ng ating bansa. At gusto rin po natin kakilalanin yung mga kontribusyon ng mga mechanisms natin, yung mga bow desk, yung ating mga aktivista na tumutulong sa ganitong karanasan. At upang ipalaganap din po ang nilalaman ng National Action Plan on Ending Violence Against Women, sapagkat meron po tayong bagong NAPIBAW na pinapinalize natin, pero malamang po na mailaos na natin sa lahat ng madaling panahon. Pwede niyo po explain yun in simple terms yung NAPIBAW, bago maintindihan mo po. Hindi po kasi simple ang paglutas sa suliranin ng violence against women. Kailangan po niya ng balangkas, kailangan po na maraming pag-iisip, kailangan pong gamitan ng mga prinsipyo na natutunan na natin sa ibang bansa at saka sa mga nakaraan po natin implementasyon ng National Action Plan at Ending Violence Against Women. So, ito po, nung mga nakaraang taon, ang focus po natin ay sa response, pagtugon. Pag merong apektado ng violence against women, nandiyan na po yung police response, yung legal response, health or medical response. Yung po bang kailangan remedyuhan kaagad. Pero naisip po namin na kahit po anong galing natin sa response, hindi po yung nagiging sapat kung hindi natin mapapahinto yung behavior mismo na siyang nagpo-promote na violence. Kaya ang pagkakaiba po ng ating NAPIBAW noon at NAPIBAW ngayon ay malakas po ang aspeto ng prevention ngayon. So yung mga counseling po natin, yung mga education po natin, yung mga pagpapaliwanag, mas mag-i-invest po tayo sa pagbabago ng behavior ng mga offenders. Yung mga offenders po, hindi naman po natin sila talaga halaman eh. Sila po, biktima din po sila ng kultura. At ang pagkikin natin sana ay lagi takampi natin sila, maunawaan nila kung saan nagagaling sa nilang behavior tendencies at mapasailalim sila dun sa counseling ng DSWD. Kasi nasa batas po yun eh, na dapat ang DSWD na isang programa na siyang tumitingin sa pagbabago ng kaugalian o behavior ng mga offenders ng violence against women. So, yun po, meron po tayong malakas na prevention, meron din po tayong malakas na response, at yung pangatlo po niyang component ay yung pagpapalakas pa ng ganitong kilusan. Yung pong mga mekanismo na siyang napapalaganap ng campaign para sa elimination of violence against women, tuloy-tuloy din po yun. Papalakas sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng enough o adequate na kapasidad. At dapat din po ay nandun sila kung saan sila kailangan. Doon sa mga areas na talagang kailangan ang servisyo ng ating pamahalaan. At saka kahit na po yung mga NGOs natin, mga non-government organizations, para sa pagbabago. To clarify na po, yung preventive measures po na sinasabi, opo, titingnan po natin yung kultura natin eh. Kung ano ba doon sa kultura natin na siyang parang nagsusunod para sa mga aggressive at saka violent tendencies ng mga tao. So, yun po, titingnan natin ang mga aspeto niya. Pero tuloy-tuloy po yung mga servisyo, mga counseling, information dissemination, at saka yung pagpapaliwanag din po sa mga kabataan at sa mga bata, dahil pag ang isang tao po ay na-expose sa violence ng bata pa siya, malamang po na pagtanda niya, kabilang na rin siya doon sa mga nananakit. So, yun po ang gusto nating tigilan. Dapat bata pa lang sila, alam na nila na hindi ito karapat dapat na gawin sa isang relasyon. Kahit ano pang relasyon, kahit sa kapatid mo, kamag-anak mo, hindi po dapat eh. Kasi kaya nga tayo mga tao na sibilisado eh. Kaya nating hawakan ng problema na hindi kailangan magkasakitan. Ma'am, based on your record, ilan na po ba nakikater rin yung problema regarding po sa violence against women? Actually po, may mga data po ang police. Kasi hindi naman po kami nagpo-collecta ng data. Ang police po ang siyang ginagamit
ang information ng police ang siya namin ginagamit na mga batayan. Pero kahit po sa bilangin po natin, nasabihin natin 13,000, 14,000, sinasabi din po ng polisya na sa bawat 10 kaso, isa lang ang nare-report. So ibig sabihin, meron pong under-reporting. Kaya kahit meron tayong mga figures, kailangan po tayo, huwag tayong magtiwala sa figures, kailangan po natin i-improve yung ating mekanismo sa pamumuha ng information. So ang alam ko po, ang Philippine National Police, meron silang iniisip na watch, violence against women, watch groups. So ibig sabihin po, sila ay nasa community, kahit hindi mag-report, at alam nilang nabubugbogan yung isang pamilya doon, pwede nilang makapture ang record. Ma'am, I understand, meron po kayong gusto mga ipopropose sa Kamara or sa Senado. Anong mga bill po sana ito? Actually po, na mga siguro mga dagdag na lang at pagbabago doon sa mga bills natin kasi napakadami po natin batas. Isa po tayo sa pinakamagaling pagdating sa batas. Bawat violence against women type, may batas tayo. Sexual harassment, may anti-sexual harassment tayo. Meron tayong Safe Spaces Act para sa mga nababastos sa daan. Bugbugan sa bahay, may domestic violence control tayo. Panghahalay, may anti-rape. Marami po, parang mga 13 o 14 na batas na kaagad meron tayo. Pero dahil nababago po ang konteksto ng batas, napakatagal gumawa ng batas. Bago ba tapos ang isang batas, nagbago na yung situation. Eh, ang mga batas po natin, may mga 10 years na, may mga 12 years na. So, siguro po, ang titingnan na lang natin yung mga aspeto noon na kailangan i-adjust sa panahon na ito. Halimbawa po, yung po ating yun po bang digitally mediated kind of violence. Bago po yan eh. Modern technology. Opo. So, isa po yun sa aming tututukan kung paano mahahadlangan yung paggamit ng digital technology sa pang-abuso, lalo na sa kabataan. Meron may nag-cater na po, ma'am, na mambabatas? Alam niyo, ang mga mambabatas natin in fairness to them, napakagaling nilang mag-respond. Kung hindi man silang principal, sasabihin nila, support tayo dyan. So, hindi po kami mahihirapang mag-advocate dahil meron po kaming legislative agenda na talagang inihahatag namin sa kanila. So, marami po dyan mga supporters, lalo na po yung mga kagaya ni na Senator Legarda. Meron din po kasi kaming senador na si Senator Tolentino na siya nakatumitingin sa aming opisina. So, madali po kami lumapit sa kanya para mailapit naman na umiyak kami sa mga ilokang mga mababatas na. Ma'am, yung collaboration po ng PCW at DSWD, anong lagay po? Pagkakaiba po namin, ang PCW po ay commission. Sa policy lamang po kami. Wala po kami implementation. Ang DSWD po, nasa implementation sila. So, kung sino man po yung talagang mga taon apektado, sila po talaga nakakatugon doon. Pero kami naman po ang tumitingin sa monitoring ng mga batas na ini-implement. Baka po kasi mamaya, hindi naman effective yung mga batas, so makapag-propose po kami ng mga pagbabago. Pero nagtutulungan po kami, pareho po kaming nasa IAC housing at kami po ang sekretary at sila naman ang chairperson. Ma'am, anong mga ito ay interagency? Anong mga agency po ang kabilang po ninyo? Mabibigay ko lang po sa inyo yung part, pero hindi po lahat. Ano? So, Department of Local Government and Development, Department of Social Welfare and Development, Department of Health, Education, yung pong ating mga major agencies na may kinalaman sa pagbabago ng behavior, pagtugon sa mga violence, Department of Justice, nandun din po sila. So, ma'am, marami pong mga kababaihan sa ating mga Pilipino na hindi alam kung nalalabag na pala ang karapatan nila. Baka meron kayong gustong i-advise sa ating mga kababaihan na Palagay ko po, instinctively, alam ng mga kababaihan pag nalalabag ang karapatan nila. Ang siguro pong major constraint nila ay hindi nila alam kung anong kanilang gagawin sa kanilang kaalaman. Kung paano sila magsusumbong, kung paano nila i-document yung mga nagawa sa kanilang kahalayan, at kung paano nila i-articulate yung kanilang problema. Dahil ang mga kababayan po kasi sinanay sila na manahimik eh. Yung parang, tiisin mo na lang, kung ginugulpi ka, kawawa man yung pamilya mo, mapapahiya tayo, yung mga anak mo, mapapahiya, kakantsawan sa school. Huwag ka na lang magsalita.
So, yun po, dahil po sa ganong klaseng mindset, nahihirapan po ang mga kababaihan na i-articulate kung paano nalalabag ang kanilang karapatan. Pag kayo ay tinitigan ng malaswa, alam ng babae yan. Alam nila yan. Hindi lang nila malaman kung ito ba ay labag sa batas o ito ba ay dapat gawin ko na, dalhin ko na sa pulis o isumbong sa barangay. Pero alam po ng mga kababayan ang boundaries nila. Pag hindi nila matiis yan, pupunta po yan sa may kapangyarihan. Even all of this, ano po yung goal natin na tinitingnan? Ang vision po, yung pangmalayuan ng vision, ang pangmalayuan po natin vision talaga, yung mabuhay tayo na ang kababaihan at kalalakihan, hindi na kailangang magkumpara kung sino ang mas magaling, kung sino ang mas malakas, kung sino ang mas mahina. Sapagkat nung panahon po na hindi pa tayo na-occupy ng ating mga colonizers, ang society po ng Pilipinas ay pan-type ang kababaihan at kalalakihan at sila'y naggagalangan. Ang kanilang respeto sa isa't isa ay batay sa kung anong contribution nila sa pagpapalaganap ng isa't isa at ng kanilang pamayanan. Sana po bumalik tayo doon, yung hindi na kailangang magsakitan para lamang magkaunawaan. Kaya nga po tayo may mga edukasyon at meron po tayong mga platform para mag-usap, kagaya nito, para po maiwasan ang ganyang attitude ba, behavior. Yung sa iba kasi reflex na yun eh, na pag nagagalit, wala na kita agad. Pero hindi naman po kailangan yun eh. Pwede naman po na pag nagagalit ka at alam mo naman nagagalit ka, lumayo ka muna, mamaya ka nalang bumalik sa usapan at baka magkaliwanagan pa kayo. Nung matatapos daw po ang Gender Development Program sa 2025, ano po masasabi niyo? Matatapos po yung deadline ng... ito po yung gender development, ano po, PPGD. Pero yun pong problema na nakapaloob doon, hindi po yung matatapos noong 2025. So, ang mangyayari po dyan, bibisitahin namin sila, alin doon yung medyo okay na, at alin naman doon na kailangan ipagpatuloy, at higit sa lahat, alin doon sa, kasi po matagal po yung plano na yun eh, alin doon ang hindi sa mga bagong issue, ang hindi nakapalaman doon, kagaya nga nung sinabi ko kanina. Saka yung mga climate change, nung panahon na gawin niya ang plano na yan, ay wala pa po yung mga yun. Pero ngayon, napakalaki na ng impact ng climate change. At saka, ano po yan eh, inducer of violence din po yan eh. Pag nagkaloko-loko ang kanilang kabuhayan, nagkawasak-wasak ang kanilang bahay, nagkakaroon po ng tendency na uminit ang ulo at ang isa't isa ang kanilang pag-ukulan ng init ng ulo sa halip na problema ang kanilang tuunan.